Ito yung pinakang front ng bahay. At kasi ito yung pinakang street. So yun ang advantage pag may magulang ka na marunong sa bahay, tatay. Matutulungan ka pag may mga gantong ano, gawain. So kagaya na ito, yung pagtutubero. Kung iisipin nyo, syempre mahal yung labor nito. Syempre, tas mga ano. Pero yung labor, syempre labor of love yung tatawag natin yan. Syempre pagtatay, labor of love yan. Sa mga baguhan, sa mga bata pa dyan, lalo na dapat magkaroon kayo ng goal sa buhay nyo na, kunyari, pag edad nyo ng ganito, meron kayong major goal or purpose. Yes, yun, may purpose kayo or major goal. Example kasi ako, ginawa ko dati, dapat sabi ko, pag edad ko ng 30, dapat may bahay na ako. Tom TV is in the house again. At ngayong araw na ito ay samahan nyo akong pumunta doon sa bahay na kinuha natin sa Teresa. Pero bago yan, syempre samahan nyo muna ako mag-canvas ng tiles na gagamitin natin doon sa bahay. At para may idea tayo kung magkano nga ba yung presyo ng mga tiles na pwede natin gamitin doon. Kasi bibili na tayo ng tiles pagkasweldo natin sa YouTube, syempre. Dapat doon yung galing. Para at least, di ba, makikita natin yung pinagpagura natin at masarap sa pakiramdam yun. So, let's go! At ngayong araw na ito ay magka-canvas tayo ng tiles at saka pintura para dun sa bahay na gagawin nga na ginagawa natin. So, pakunti-kunti na bubuo natin yung pangarap natin. Kaya importante talaga na sa isang bagay is meron ka talagang may goal ka, tapos i-achieve mo siya ng pakunti-kunti, kasi hindi naman agad, hindi naman tayo milyonaryo, hindi tayo mayaman para isang pagsakan at magagawa natin yun. So, pinakanda best is pakonti-konti, pero makukuha natin yun. So, papakita ko sa inyo yung tiles at saka dadaan, pupunta rin tayo mamaya sa bahay na kinuha natin para makita nyo rin. So, ito yung balak namin ng panlababo, mga sadik. Or play, kasi may mga play na ganito eh. Na may kita nyo. Ito yung pinagpipilian namin na panlababo. Ito, na black na may crack-crack na ganyan. Itong plain. At saka ito. Ito, 180 yung mga ganito. Ang sukat nito, mamano po sukat nito? 60 by 60. So yan, 180. Ito yung off-white naman. Kasi wala na yung gusto namin na sana may mga crack-crack din. Na parang ganito, vice versa siya, black. Pero white. Ito off-white. 180 din to? Hindi po, ano, 135. Ah, 135. Pero 135. So ito yung pang ano, pang salas, ano, 135. Ang mura, no? 135. Hanggang 130. Yung mga magagaspang na ganun, ay mas mahal. Ito mga talaga namin, talaga pumapalo po ito ng hanggang 185. Ay, yung mga rust. Mga rustic, yan nga. Rustic. Kasi ito po usually ginagamit sa mga outdoor. Oy, outdoor. Sa mga outdoor na hindi siya madulas. Oh, yun. Itong mga ganito. Pangloob. Opo, pangloob. Yung mga pangloob yung ganito. Anong mo tawag? Rusty. Yung mga rusty, mga sadik, ito yung medyo mahal. Kasi nga, ito yung mga pang outdoor. So, para hindi madulas. At saka yung mga ano namin, kung mga wood design. Medyo may distinction siya. Ay, mga wood design. Mga wood design. Oo. So, bali yung mga tiles dito, nag-range ng 135. May mga discount pa yan. Depende sa pag-uusap nyo ni ate. To 200, ito, mga latest nila. Parang granite na siya, no? Ah, granite pala, 200. Ito mga sa tiko, 200 granite. Wala kayong granite na white. Granite na white. Puro black talagang. Ito, itong hilerang to, granite to. Labo, ito na lang.
Ganda ng kulay nito. Ito mga sa dito 200. 155 na. So ito, dito lang to sa Antipolo, Daisy. Papakita ko sa inyo yung ano niya. Ayan, Daisy Builders. Lores Antipolo. So marami silang sale ng mga tiles. Pwede kayo, ano ah, mga sadik, pwede kayong tumawa dito ah. Mabait si ate. Pwede kayong makapag-negotiate. Hanggat kaya niyang ibigay, ibibigay niya. So, sa lahat ng mga nasa Antipolo, is, ayun, sa Daisy na kayo kumuha. So, dito po yung pinakang nakuha natin ba, lote. Pinta. Kami ay Mansanas. Apple Street yata kami. Ayan po yung mga ano, model unit dito. Tapos, punta na tayo sa ano natin. Sa lugar natin. At ayan. Ito yung pinakang bahay natin. Ayan. Sige. Ito yung pinakang front ng bahay. Ito sa ito yung pinakang street. Townhouse siya. So, lahat ng model niya sa harap is pare-parehas. Tapos, mag-iiba na lang dun sa loob. Depende sa kung anong gusto niyong design. Mas mainam yung ganun. Tara, samahan niyo ako. Save more. Ito yung loob. Pasok mo. Hagdanan. Second floor. Yan. Tapos ito yung kitchen. Pero may malamig ba? Ito yung CR. Tapos meron tayong dirty kitchen sa loob. Okay. Oh, may dirty kitchen. Di pa tapos. So, medyo malawak siya. CR, iba rin tapos. Okay, tayo sa taas. Palalagyan pa natin ng ano yan, tag ba doon? Division. Ayan. Iba tayo. Tapos itong harapan, pwede mo siyang paggawa ng terrace. Medyo malawak pa rin dito. So yun ang advantage pag may magulang ka na marunong sa bahay, tatay. Matutulungan kapag may mga gantong ano, gawain. So, kagaya nito, yung pagtutubero. Kung iisipin nyo, syempre mahal yung labor nito. Syempre, pero yung labor, syempre labor of love yung tatawag natin yan. Syempre pag tatay, labor of love yan. Tama na dyan, ano, pa-soft drinks na. Okay, pahalo-halo lang natin yan sa, ano, mang inasal. Yun nga, guys, update, i-ano ko lang kayo. Bigyan ko lang kayo ng tip. Point, kunyari, kukuha kayo ng bahay, mas mainam talaga yung magka-cash kayo. Di ba pa? Mas mainam yung cash kasi pag nag-cash kayo, wala siyang tubo. Di ba? Yun yung advantage ng magka-cash. Wala siyang tubo. Tapos, pag makita niyo yung bahay, kompleto na, tsaka niyo bibigay yung pera. Pero kung ikaw naman ay kagaya natin, kagaya ko, kagaya ng iba na mahirap na wala talagang pang cash, pag mahirap mag-ipong kasi, mas mainam na rin yung maghuhulugan tayo. Kasi mas mapipilitan tayong mag-ipon kasi may binabayaran tayo. Diba? Mas mainam yung gano'n, yung may babayaran tayo kasi magpuporsige tayo na bayaran yung kinuha. Kunya, example yung bahay, mas magpuporsige tayong kuhain yung bahay na yun. O mag-ipon kasi nga may babayaran tayo. Yung advantage ng mga ang advantage nung may hulugan at saka disadvantage nun kasi pag hulugan, tatas nga naman yung presyo, almost kalahati ng bahay na kinuha mo is kalahati yung presyo yung mas padadagdag. So ayun na nga mga sadig, at sa ngayon ang pinagdadrive ko muna is yung pamangin ko. So tsaka iba. Oo nga pala mga sadig, meron din akong isang ka-temporaries dito sa Bria Homes. Dito rin siya nakakuha ng bahay.
Pero hindi ko pa alam kung saan banda yon. Pero magkikita kita kami niyan sa November 17 yata. Tapos ayun, pati yung mentor natin si Chris Gaela. Kaya shout out sa lahat ng mga team puyaters dyan at maraming salamat. Update ko na lang kayo sa bahay na ginagawa natin. Kaya hanggang dito na lang. Peace. Yeah.